Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel. At ito ay ang episode 316 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa The Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig upang maganap ang mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang mga awit na naglabas ng maraming awitin sa Bisaya, Tagalog at Ingles mula huling bahagi ng 1970s hanggang unang bahagi ng 1980s na higit na nakilala sa kanyang di malilimutang awitin, Miss Kita Kung Christmas. Matatagpuan sa ilagang pader ng The Heritage Park Pavilion, Columbari, ay ang crypt kung saan ang abo ng mga awit na si Susan Fuentes ay nakalagak. Si Susan Fuentes Tuyogon ay sinilang noong ika-isa ng Nobyembre taong 1954 sa Occidental Mindoro. Bagamat siya ay lumaki sa Agusan, siya ay isang mga awit na naglabas ng maraming awitin sa Bisaya, Tagalog at Ingles mula huling bahagi ng 1970s hanggang unang bahagi ng 1980s. Siya ay higit na nakilala sa kanyang di malilimutang awiting, Miss Kita Kung Christmas. Sa kanyang murang edad, si Fuentes ay lumalahok na sa mga patimpalak ng kantahan sa Butuan. Siya ay nag-aral at nagtapos ng high school sa Agusan National High School. At pagkatapos ng high school, siya ay lumuwas sa Maynila para tuparin ang kanyang pangarap na maging isang ganap na mga awit. Si Fuentes ay naglabas ng maraming mga albums at mga sumikat na kanta sa ilalim ng JEM Recording Company. Ang ilan sa mga ito ay ang 1977 Visayan Album, Awitong Bahandi, kabilang ang awiting Kanhi Ako Pinangga. Kanhi ako pinangga, ni Alipangbang ay pag-aawitan. Na iyang paniba, si Alipangbang wa nagyut pakita. Ako din na ang hindi. At gikan pa ako bukid. Gikan pa ako sa bukid, nilusad nganhi sa lungsod. Kay dito sa among bungtod, sinansan day ipasulod. Sana usutang uro. 1978 Visayan album titled Lahad na Ko, kabilang ang kantang Dahong Laya. Visayan Christmas album titled Mananaykon, kasama si Haji Alejandro at ang Apo Hiking Society, kabilang ang kantang Mananaykon. At sa parehas na taon, si Fuentes ay naglabas ng sumikat na pamaskong kantang
miss kita kung Christmas. Ang Disyembre ko ay malungkot at miss kita. Kahit nasaan ako papaling-paling ng tingin tulad mo. Nakapagtatakay marami, nakahigit sa'yo. 1980 Tagalog album titled Awiting Walang Kupas, kasama ang mga kantang Bakas ng Lumipas. Kapag ikaw ay umibig, di mo ba naramdamin ito? At kung ito ang siyang tuna na mangyari sa puso. 1980 Visayan album titled Yukbo sa Mga Bisayahong Awit, kasama si Pilita Corrales at kabilang ang kantang Usahan. Usahay, magkadamgo ako kahigog maan. Nganong damguhon kung ikaw sa ako. English album titled Straight from the Heart, na nagtatampok ng mga American hit songs noong 1970s, kabilang ang kanta Smoke Gets in Your Eyes. Ask me how I knew my true love was true. I of course replied, you must realize smoke. Mula gitnang bahagi ng 1980s, ang karera ni Fuentes sa pag-awit ay natigil dahil sa kanyang pagkakalulong sa paninigarilyo at droga. Siya rin ay nakaranas ng depresyon nang ang kanyang mga anak ay dinala ng kanyang partner sa paglayas nito. Noong Agosto 2012, si Dulce ay nagsimula ng fundraising event para makalikom ng perang pambayad ni Fuentes sa ospital para sa operasyon ng kanyang kidney. Walang naman talaga ng dalawin na uwi. Hindi naman talaga pera. Ayaw ko na pagbintangan ako ng pera na ako. Gusto ko talagang usap lang yung mga anak. Gusto ko lang sila. Yung dalawin mo lang ako yung natural na. Nagkakaiwalay, di ba? Ang pamilya, pero dalawin pa din. Siguro nga dahil may mali nga din ako. Pinangungunahan ni Dulce ang isang fundraising concert upang makalikom ng perang pampagamot sa isang kapwa singer. Siya si Susan Fuentes, ang tinaguriang Queen of Visayan Songs na nagpasikat ng Usahay, Miss Kita Kung Christmas. Ilang linggo nang naka-confine si Susan, kailangan niyang sumailalim muli sa kidney transplant. Retirado na sa professional singing si Susan, kumakanta lang daw siya sa simbahan kung saan niya nakilala at naging malapit kay Dulce. Alam na ganun katindi yung kailangan na yun. Tiniis niya yun. So pumunta siyang bahay. Magang-magana siya talaga. Sobrang manas na na nahihirapan na pa akong lumakad. Sabi ko itakbo niya na sa ospital. Alas dos na yata siya natanggap sa ospital. Doon ako nanawagan na through Facebook na hinihingi ko yung tulong ng mga anak niya. She's been trying to locate them sa Facebook. Kasi tinutulungan ko. So, kaya lang din namin sila mahanap talaga. Actually, nagpadala ng tulong. Una, nagpadala ng 20,000. Kasi noong medyo iba na siya, sabi ko, I believe na higit doon sa karamdaman. Sa ngayon, malaking halaga ang kinakailangan ni Susan para sa kanyang operasyon. Naisip ni Dulce na magsagawa ng isang benefit show na gaganapin sa Zirco Bar sa Martes na pinamagatang Usahay. Ang kasaysayan ng buhay ni Fuentes ay itinampok sa GMA Drama Anthology Magpakailanman, ang huling awit ng puso, The Susan Fuentes Story, na ginampanan ni Glyza De Castro at pinalabas sa GMA 7 noong 23 ng Marso taong 2013. Anong tama na? Magsisabu mo, tama na. Hindi, iiwan kita. Ilalayo ko sa iyo mga bata at hindi mo na sila makikita. Dahil umabot na sa pagiging bisyo ang pagdudroga ni Susan,
Unti-unti na rin lumayo ang loob ng mga anak niya. Lulungna sa shabu si Susan ng mga panahong iyon. Nakapag-desisyon na ako. Tal, puro pagsasyabu lang yung inaatupag mo. Dalhin ko sa probinsya ang mga bata. Si Fuentes ay pumanaw noong 7 ng Setyembre taong 2013 matapos ang kanyang matagal na pagpapagamot sa National Kidney and Transplant Institute dahil sa colon cancer. Siya ay 58 taong gulang. Sa mga susunod na yugto, pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Manila at libingan ng mga bayani dito sa Taguig. Abangan sa channel ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park, sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niya ang channel na ito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.